Salamat na Secretary Rex ng DSWD. Magandang hapon po sa inyo lahat. At kami po ay nandito upang tignan kung ano pa ang inyong pangangailangan. At marami pa tayo mukhang ang mga sinasabi sa atin ng ating mga siyentipiko, binabantayan lang natin yung vulkan. Titignan po natin, hindi pa natin natitiyak kung magle-level 4, kung matutulog ulit yung vulkan. Pero tayo, kahit ano pang mangyari, tinitiyak natin na na nakahanda tayong lahat para naman ay mabawasan naman. Ay, kahit na anong mangyari, pahirapan para sa inyo ito. Ngunit sana makabigay lang kami ng kunting tulong para naman yung hirap ninyo ay hindi naman masyadong matindi. Kaya po kami nandito at kasama ko po lahat ang mga involved na mga departamento. Nandito po ang bagong upo ng ating Secretary of National Defense, si Secretary Gilbert Teodoro. At sila ang National Defense ang namumuno na nagko-coordinate sa lahat ng disaster relief response ng Pilipinas. Kaya nandito siya para tignan din kung ano pa ang mga kailangang gawin. Andyan, nakakilala niya ninyo si Secretary Rex. Ayun siyang napabalik-balik dito. At siyang nagdadala talaga ng ang DSWD ay tinitiyak ulit kung ano yung pangangailangan. Kasi siyempre, dati, lagi naman ang una ay yung relief goods, yung siyempre yung evacuation center, tubig. Maglalagay tayo sa ngayon ay nagdadala lang tayo ng tubig na bote-bote. Pero kung tatagal tayo, hindi natin kayang gawin yun kasi magiging kulang na yun. Kaya't binigyan ko silang instruction na magdala rito noong purification, yung paglilinis para kukuha tayo ng tubig sa ilog o kung saan. At yun ang gagamit, yun ang ipalilinisin natin para pwedeng inumin, pwedeng gaminit panluto. At hindi na tayo umaasa na may dumadating na nakabote na tubig. At yung isa pang tinanong ko, yung mga lalo na, yung mga may edad na nangangailangan, mga senior natin na nangangailangan ng mga maintenance na gamot, ay ginagawan din natin ng paraan at para naman makapag-supply. Ang problema lang kasi po, ang gobyerno hindi pwedeng mangulekta ng maraming gamot at pamimigay sa inyo lahat. Kailangan doktor ang gagawa nun. Kaya ang DOH ay sila at saka yung mga provincial health hospital ninyo, yung municipal hospital ninyo, tutulong yan. At ang ating mga healthcare workers ay makakapagbigay, sila ang may karapatan na makapagbigay ng gamot para sa inyong lahat. Yung pagkain ay siguro naman ay hindi maganda rin ang ginawang programa ng probinsya ng Albay dahil ang ginawa lahat ng ani na gulay ay kinuha at binili na ng local government para sa ating mga na-evacuate. Siyempre yung mga delata ay nandyan din, nagpadala rin tayo para kahit papano meron kayong kinakain at meron talagang hindi tayo nahihirapan. Mapag-usapan ko nga ang delata. Kasama po na ang ating kalihim ng local government, local government secretary Benhur Abalos, ay kasama po niya ay ang ambassador na galing ng Mohammed Al-Kaif, galing sa UAE. At sila po, the UAE, I'm explaining what the UAE, United Arab Emirates, ay nung nabalik, when the moment that they found out that we had a disaster because of the exploding volcano, the UAE immediately, without us asking, came and offered their help. And they have already sent us 50 tons, limampung tonelada ng pagkain at saka mga ibang gamot. Kaya sinama ko siya, I asked him to join me para makapagpasalamat tayo lahat sa kanya, sa kanang tulong ng United Arab Emirates na kanyang dala at napakabilis ng kanilang tulong. Mababanggit ko rin, I will also remember, that the United Arab Emirates has always been very sensitive to the needs of Filipinos,
pagka nagkakaproblema. Naalala ko yung sa amin, dun si Leyte, yung Yolanda, ay tatlong 747 ang pinadala nila na relief goods, pagkain, tubig, kung ano-ano, pati mga equipment, ang UAE nagpadala. Kaya palakpakan natin si Ambassador. You will let us thank him. We'll thank him. At yan po, yung mga i-distribute natin, marami dyan ay nanggaling po sa ating mga kaibigan sa United Arab Emirates. At siguro, I am saying maybe the reason that they are so sympathetic with the Philippines is because they have many Filipinos working in UAE and they feel a closeness already and a friendship to Filipinos. And for that, we are very, very grateful, Mr. Ambassador. Ang isa pang aming tinitignan ay yung pagkain, siyempre, tubig, may mga purification na tayo, pero pati yung supply ng tubig, kailangan pa rin yata. Not drinking water, water for washing, for baka kulang pa rin. Pero palagay ko, kapag nagamit, nailagay na natin, we have how many coming from MMDA na... Oh, mga 40 to 80 na mga makina para i-filter yung tubig para maging malinis, pwedeng inumin na hindi tayo nag-aalala. Meron kaunting mga nagtanong din ako kung ano ba ang nagkakasakit ba yung inyong mga anak, kayo ba may nararamdaman ba kayo may sinisipon daw, may umuubo. So lahat maganda naman din ang response ng probinsya. Sinasabi nga ni Gob sa akin, kanya, lahat ng medical health workers ng probinsya na umiikot para sa mga medical mission ay dito muna at para kayo ay alagaan. Kaya yan po ay tinitingnan lang po natin. Ay, yung isa pa na nakita ko habang nanonood ako ng television, pinapanood ko kayo. At naririnig ko yung reklamo ninyo na mainit doon sa loob. Mainit nga. Sabi ko, totoo pala. Kaya yun lamang, hindi natin pwedeng kabitan ng electric pan lahat dahil mahina ngayon yung kuryente. Kaya gagawa kami ng paraan para naman meron na tayong ano para medyo konti mas komportable naman. Ang hirap na nang yung pinagdadaanan ninyo. Di konting ginhawa ay siguro. Tama rin naman na makapagdala kami. Kaya yun lang naman po, kami nandito upang tiyakin na lahat ng pangangailangan ng mga evacuees. Ninyo, tatlo sana ang dapat namin puntahan, ngunit nagka-delay-delay aming eroplano. Kaya't dito lang muna kami. Pero tinitignan nga namin na yung response ng national government ay sapat. At makausap din kayo ng mga evacuees kung ano yung mga inyong pangangailangan. Sa aking palagay, ay ang dapat natin paghandaan ngayon, dahil ang sinasabi si Dr. Solidon of the DOST, tsaka that's official, siyang nakabantay, siyang nagsasabi sa atin kung magle-level 1, level 2, siyang nakabantay, siyang nagpapaliwanag sa atin kung ano ba talaga nangyayari sa Mayon, kung ito ba na pwede nang lapitan o hindi pa, o kailangan pa natin alalayan. Tinitignan po at hindi natin malaman kung ano yung susunod. Ngunit ang sinasabi, ang estimate daw, bago makabalik doon sa 6 kilometer na radius, baka mga 45 days hanggang 90 days pa. Ayun. Manalangin tayo na itigil na ng bulkan para hindi na kayo masyadong maghihirap. Pero kaya yan ang aming pinaghahandaan. Na kahit batagal pa ito, titiyakin natin na nakahanda naman ang mga ahensya ng gobyerno na nakahanda lahat ng ating mga tauhan na na makatulong. At hangga sa lalong madaling panahon, basta sinabi ni Dr. Solidum na pwede na, babalik na namin kayo sa, pabalikin ko na kayo sa inyong mga tahanan. Ngunit, siyempre dapat maingat tayo dahil mahirap magkamali. Pagka bumalik kayo sa inyong mga tahanan, tapos may nangyari,
Eh, mahirap naman, may merong masasaktan, may mapipinsala. Kaya yun ang iniingatan natin. So, maingat kami masyado para naman walang mangyari sa inyong lahat na nakatira na malapit sa bulkan na Mayon. Kaya yun lang naman po. Ito yun po ay aming sadya dito. At huwag po kayong wag kayong nag-aantay ng matagal kung may pangangailangan kayo. Sabihin niyo sa amin, andito si Mayor, andito si Gob, andito lahat ng DSWD, andito yung DILG, andito silang lahat. At nandyan lang sila para alalayan kayo. Kaya pagka mayroong problema, sabihan niyo kami kaagad para mayroong kami kaagad na magagawa. Kaya yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa napakainit na salubong. Kasing init ng bulkan na Mayon, ang salubong na nakuha ko sa inyo. At sana naman yung estimate natin na ilang buwan pa ay huwag naman sana tumagal ng ganun. Kaya sabi ko, manalangin na lang tayo. At baka naman sakali pagbigyan tayo ng Mayon. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon